Yo, what's up guys? My name is Gelbert. And I am Addy. And welcome to TV Porpa! Porpa! So today, ano? Today. Pag-uusapan natin yung about sa social self. Diba? Addy, boss Addy. Pero ano nga ba ang social self? Para sa'yo, Addy, ano ba yung social self? Para sa akin ang social self yung parang yun yung pakikitungo mo sa mga ibang tao kasi may kanya-kanya tayong kultura, may kanya-kanya tayong perspective na paano tayo buhay. Tama. Yun yung social self, parang ano, para sa akin kasi yung social self yun yung kung paano yung dating o yung paano yung pakikitungo mo sa ibang tao, parang ganun pag sana mo kung baga kung saan yung lugar nyo, yung society nyo, ganun yung pakikitungo mo sa isa't isa. Ganun rin yung parang o yung kultura nyo, tradition nyo, yun yung makikita doon, diba? Iba-iba tayong kultura, iba-iba rin yung isa't isa. So ayun, yung tatugtong ito, yung topic na Naruto, may identity. It is who we are and what we aspire to be. Yun yun. Wala, babasa kami. Wala sila. Yun na yun. Ang nakalagay dito, yung social self or interpersonal self, ayun yung about individual ay naging engaged sa face-to-face relationship with others. Na it's made out of social roles that would include ethically, gender, age, place of residence, or any other social categorization that helps characterize a person's identity. Kung baga, parang ang ano nga, dating nga, yun yung social set natin, ay yung, oh, tama, yung social set natin ay nag-build up ng relasyon sa ibang tao, which is, yung tao na yun, meron kang sariling role dun sa society nyo. Depende sa tao, depende sa, age, gender, ano pa ba, age, gender, o yung mga ganun, ethical, ganun. Ito lang sa ano, dating mga Pilipino, mga katatanda, iba-iba, ipos natin, mga tatay, nanay ko, ate, kuya, ganun. Diba? Tapos, ano, simula pa ng pagkabata natin, di ba? Meron na agad na sinasabi, meron tayo. Ano, social self na kung saan yung mga matatanda. Tinuruan tayo. Di ba? Tinuruan tayo sa inyo, ano ba yung tinuro sa'yo? Paano magmano? Diba? Paano magmano, paano kumalak? Pangalawa, pangatlo, magpukat oso. Oo. Ito ba sa sila, di ba? Tapos yung bawat individual, meron din sila. Tawin yung kaya, no? By Gottsky's theory, each individual is a product of social interaction. Yung ako, tulad din na ito, nung, kung makikita din sa bawat individual na, kung ano yung environment nila, yun rin yung sasalabi sa buhay nila kasi nari, bata pa lang tayo. Ano ba nakakita natin sa banda? Yung ginagawa rin natin. Eh ikaw, ano ba experience mo sa labi? Hindi ako eh. Wala lang na ba? Yun nga eh, maglalang sa mga pag-usap sa mga kumare nila. Kasi sa ngayon, mga bata ngayon, nagbabasusan din, magmumura na. Meron rin mga ganun. Eh nga, meron din ako din naalala. Yung isa dun sa amin bahay namin. Yung gano'n, nagchichika-chikahan. Meron din na, no? Anak nila ata. Tama-tama kasama nila anak nila nun. Tapos, biglang nag-anohan sila, nag-chika-chika, nag-ga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 g. Alam mo nangyari, yung batang yun, sa pinagsasabihan nila ng magulang na yun, yung pinag-chikahan ng mga magulang nila, sinabi dun sa batang yun, ito sa anak nung pinag-chikahan nila, ang dating tuloy, nag-away-away yung mga bata. Diba? Sinasabi na, kaya, ganting nanay mo, sabi naman ng mama mo dun, sabi ng mama ko. Oh, naging pangasar na. Kumbaga, natin rin nagre-reflect yung ano, social natin dun sa isa't isa. Kumbaga, kung ano yung dating mo sa iba, maging dating lang sa atin. O, paano nila na-adapt? Nagaya ng bata, hindi nila siya na rin yung bata. Diba? Tapos, on to the next topic, nakalugtong na ito, ang social influence. So ayun, going back, doon na tayo sa social influence. Yung social influence ay nahahati sa dalawa, which is yung social roles and social norms. Ano nga ba yung social roles? Yung social roles ay yung mga anong role yung mo? Part mo doon sa isang society ng bawat member ng isang social group o isang grupo. Yung social norms naman, yun yung ano, kumbaga parang unwritten rule. Kumbaga unwritten rule na nandun na sa society natin. So going back muna tayo doon sa ano nga ba ang social roles. Ikaw, anong social roles mo sa inyo? Para sa akin, social roles ay anong role mo sa buhay? Paano nga mga ipag-alamuhan sa tao? Sa kung anong role mo? Tama. Yun, ano, para sa akin, yung social roles, yung parang ano yung parang role mo dun sa society. Diba? Kunyari, ikaw, ano ka ba ngayon sa ngayon? Isang estudyante. Ano ba ang pakikitungo mo dapat dun bilang isang estudyante sa isang lugar na dun sa social society nyo? Ganyan. So, doon naman tayo sa social norms. Yung para sa akin, yung social norms, yung mga batas na hindi naman talaga totally na sa batas talaga. Kumbaga, kailangan galangin yung matanda. Ganyan, magsabi ka ng puwat ako. Parang ganun yung dating sa akin. Diba? Kasi parang yung social norms, parang normal na sa atin yung ganung paniniwala na kanyari. Kailangan pag matanda, kailangan natin magalang. May respeto. Tapos dahil dun sa dalawang yon, yung social ano, social role tsaka social norms, mapapakita natin yung kinagagalawan natin. Diba? Kunyari, pag bastos ka makipag-usap sa ibang tao,
Bastos rin pala yung galing doon sa inyo. Diba? Kanyari, mas mading bibig mo. Kung ano nilalaman sa bibig mo. Isipin talaga ng ibang tao. Bastos ka. Bastos ka. Bastos yung magulang mo. Bastos yung ano sa paligid. Tinalakayan mo. Oo, mas bastos yung tinalakayan mo. Ganun yung mga tao nyo. Oo, ano rin yung pananamit mo. Ganun rin yung dating nun. Diba? So, next topic. Dun tayo sa emerging cultures of today's generation. Diba? So, ano nga ba yung nag-emerging cultures natin ngayon? Sa panahon natin ngayon, guys. Ano nga ba? Roll music. Sinayaw namin kanina. Ano nga ba sinayaw natin kanina? Siyempre tayo mga one. Oh, twice! Okay, K-pop o Korean Wave. Korean Wave ba yung galing this, ano? Galing siya sa South Korea, which is na meron na intervention ng Korean music, fashion, food, and drama. Korean drama. Oh, diba? Marami tayong nanonood dyan ngayon. Lalo sa panahon natin yun, ha? Merong K-pop, diba? Different industries. Pero ano nga ba yung K-pop? Para sa'yo, yung K-pop. Pero namin na sinasabi nila. Diba? May sinasabi rin sila doon cancer. Sama mo na lang rin yun. Agree sila rin sila muna natin pa. Isama na rin yun, sinasabi nila ang kaya. Pero ang K-pop, yun yung music niya, diba? Na originated from South Korea. Na hanggang ngayon ay namamayagpag sa musical industry. Dahil nga sa mga grupo-grupo ngayon na tulad ng Twice, BTS. Ano pa ba? Meron pa marami pa, EXO. Marami, kasi marami more of variety pa sila. Diba? Diba, Erwin? Tapos yun, meron pa. Meron yung katulad ng, nagagaya na rin tayo sa pananamit nila, which is yung Korean fashion. Tira niyo po doon yung isa. Ayun, no? Korean fashion. Kaya ano, ayun yung Korean, no? Korean fashion. Meron na rin yung Korean fashion na sinasabi ko nila dyan. Meron na rin tayong mga Korean accent sa mga napapanood natin na Korean drama. Diba? Tama-tama yun. Kasi meron din yung mga Korean food. Yung mga samyang noodles, yung mga mukbang. Kumuso rin yung mukbang, which is, magsimula yung sa Korea, diba? Mukbang. Diba? Sikat rin yung sa YouTube search pa. So yun, marami din ano. At dahil doon, yung kapanood natin, na-apply na rin yung sa buhay natin. Yung panonood natin. Ikaw, ano ba na-apply mo sa buhay mo pag ano? Na-play. Ano yung mga Korean culture na nadadami mo sa sarili mo sa pang-araw-araw? O nagagawa mo sa pang-araw-araw? Siyempre, hindi siya sumasayaw na lang. Kahit naliligo ako, sumasayaw na lang. Diba? Sumasayaw kasi alam mo yung kanta. Minsan, galaw, ganyan. Ako hindi ko na-adapt. Pero kuya ko, oo. Diba? Gugulat ka na lang, susalitahin ng Korean dun sa bahay. So sagutin ko naman siya ng Japanese sa salita. Hindi kayo mag-intindihan. Para sa akin gano'n. So yun, yun yung sa ano yun. Nangyari sa Korea. Kasi sa Pilipinas, na na-adapt natin yung culture ng Korea. So yun, ano nga ba ang next topic natin ngayon? Pero bago yun, bakit nga ba kami nakatutuot ng ganito? Bakit? Kasi nga? Ang sunod na topic natin? Cosplay. Culture play. Diba? Kasama na rin yun sa emerging cultures na nandito sa Pilipinas, which is yung Japanese culture. Diba? Ang pagko-cosplay. Ano nga ba ang pagko-cosplay? Ano nga ba ang pagko-cosplay? Siyempre, ang pagko-cosplay, yun yung, siyempre, may reklay manood na anime. Mga cartoons kanya. Pasok na natin yung anime kasi mahilig tayo manood. Ginagalayan natin kung sino yung paborito nating character. Oo, oh, tama. Saan? Parang pag nanonood tayo, iniisip natin na tayo. Yun para sa akin. Para sa akin, yung pasusot na ito, parang, kumbaga diba sa Korean, sinusot natin yung damit nila. Eh sa Japanese, parang halos wala naman silang trending na ni. Wala silang trending na damit o fashion. So kung nag-trending sa akin, which is yung mga manga animes, manga, animes, and etc. So, yung mga characters na nandun, sinusot natin. Especially kasi, ginagaya natin. Kasi minsan, it's either nagugustuhan natin yung character na yun, o di kaya, gusto natin yung personality, kaya gusto natin gayaan. O nakikita natin yung sarili natin dun sa kanila. Mga ganun, ganun tayo na kung bakit tayo nagko-cosplay. Pero ano nga ba yung ano, nakalagay sa, ano nga ba yung facts, bakit nga ba ginagawa ito ng ibang tao? Una, yung two-dimensional, which is yung anime, ginagawa nila ng 3D. Which is nagiging gato nga. Kasi nga, parang nagiging realistic talaga yung tao yun. Totoo, nag-exist sila. Sunod, mati-challenge yung sarili nila para gumawa ng mga damit. Kasi ito pre-made na to. Bordado siya, ganyan. Yung iba kasi, ginagawa nila DIY. DIY, di ba? Katulad nung sino yun? Yung kapatid ni Jam. Gumagawa siya ng costumes ng ibang mga tao para ibenta nila. Di ba? Si Alodja, gumagawa niya sa sarili niyang costume. Sa mga ganun tao, at marami pang reasons kung bakit nga gumagawa sila nito. Going. Next topic. Anong kinalaman nito sa amin? Ha? Anong tawag dito? Action figures. Kumbaga, ang susunod natin topic ay ang action figure news. Enthusiast. Yan eh, action figure enthusiast. Ano?
Yung action figure enthusiast. Ano? Ano nga bang pagkakaroon ng action figure sa'yo? Pagkakaroon ng action figures. Siyempre, para sa akin, ano? Kukulikta ako kasi. Ito, gaya nito, Poco Pop. Rick and Morty. Tapos mga yan, mga Pokemon. Pokemon. Yung Pokemon kasi, simulang bata, sinusundan doon talaga yan. Mahilig talaga ako sa ganyan. Para sa akin. Parang inisip ko na sana magkakotol yung Pokemon. Yung mga alaga pa, yung mga ganyan. Kahit may mga hayop tayo, mga kasamang mga sa mundo. Iba pa rin pag Pokemon. Pokemon. Magpatya talaga. Magpatya talaga. Yun nga, meron din, alam niyo ba dati pa lang, meron na talagang mga collectors o collector enthusiasts na ganyan. Sa atin kasi ngayon, puro action figures, diba? Pero dati pa lang, meron na talaga nagkakolekta. Tulad ng mga sasakyan, kinokolekta nila yung sasakyan. Tulad ng mga gamit, appliances, mga furnitures, sapatos, kinokolekta nila yun. Pero sa panahon kasi ngayon, parang patagal ng patagal, pamahal ng pamahal yung mga kinokolekta nila. Magkano yung Funko Pop? $100. Kaya ganun sila kamahal. Ganun nila talaga kamahal yung pag-collecta. Kahit gano'n pa kamahal yan. Basta mabili na nila. Yung mabili nila yun. Ang mabili nila dito. Ganyan ka rin. Ganyan. Ito. Actually, ito. Di ko alam kung price na ito. Pero one of the collector's item rito ng One Piece. Isa ka lang nakuha ko. Pwede worth 1,000 pesos na box. Mystery box. What if pa kaya kung makadalawa ako, tatlo. And meron din yung mga ways nung kung paano magbibenta mo ito ng mahal. Which is yung pagpe-preserve. Yun yung pagpe-preserve ng tatago. Ng mga gamit. Kasi bakit nga ba kailangan preserve? Para lalong tumagal yung halaga. Kasi di ba pag lalong tumagal yung item tapos na-preserve mo yung quality niya, mas lalo siyang mamahal. Maabot ng mga thousands ka ng million pang ating ibig. Diba? Kasi naubos na yung mga stock. Oh, yung parang bolted down. Ah, bolted. Di ba? Hindi ko alam na lang yung bolted yun. So, next topic which is about what is culture? What is culture? Para sa'yo, ano ba culture? Kultura na. Ang kultura kasi, yun yung mga natutunan mo sa yung paligid. Kanyari, natutunan mo sa magulang, anong kultura nyo. Parang kung anong naadap mo, ugali. Galing nila. Okay. Yung galing sa source natin ng cerebro na, ano nga ba? It simply gives people's life meaning. It is a source of one's identity, of confidence, on and of self-esteem. It is others to understand the world, to define their place within. Kumbaga para ano, yung pagkakaintindi ko dito, yung, ano nga, sabi mo kanina, naadap nila, di ba? Ano identity nila? Tapos nun, yung lalabas na ugali nila doon. Pero din mas nasabi natin kanina, which is yung mga ginagawa natin. Ba, sa magulang ko, ganito ako, ganyan. Huwag yung gano'n kami sa ibang tao. Tapos, sila rin yung magtuturo sa atin kung ano yung anong mundo natin sa labas. Diba, kunyari, sinabi nilang may mga kwento-kwento rin na ganito, ganyan, ay ganito sa labas. Eh di magiging gano'n rin paningin mo. Eh tayo mga Pilipinas. Ano ba culture natin mga Pilipinas? Diba? Ang Pilipinas, alam mo ba, Adi? Ang Pilipinas ay mayroong pinaka, one of the best traits o culture traits ng mga nasa buong mundo. Bakit? Kasi meron tayong Western and Eastern culture na pinagsasama. Pero after all that, years na pagko-conquer sa atin o mga, ano yun, pagsasakop sa atin, nag-preserve pa rin natin yung iba. Diba? Meron pa rin sa ibang lugar sa Pilipinas na, ito sa malayang lugar, no? Ito sa malayang lugar. Meron na mga iba pang culture na ginagawa pa rin nila, tradisyon nila yun. Tayo, may mga fiesta, mga ganyan. And in some parts ng Pilipinas rin, na-adapt natin yung culture kanina ng Korea, Japan, ibang bansa, tulad ng Amerika. May Europe din. European. Mga accent pa natin yun, di ba? Hindi lang naman mga salita, mga ganyan-ganyan. Meron din mga na-adapt nila natin na lugar gaya ng Binis. Oh, yun, Binis. At meron pa yung mga pamumulikta ng gamit ng makaluma, which yung kutsara natin, or mga ganyan. Pero ano ba yung belief system ng ating mga Pilipino? Ikaw, ano ba mga paniniwala mo kung bata ka? Yung patulad ng aswang, ganyan. Kasi ito tayo mga Pilipino, ano tayo eh, masyado tayong religious, masyado tayong mapaniwala sa mga bagay na din natin nakita, mga supernatural, which is yung mga tikbalang sa probinsya, sasabihin mo, ay meron dyan mga aswang, ganyan, ganyan. Pag-gabi, mga ganyan. Isa na rin sa culture natin yun, diba? Yung pagiging makadres natin. Dahil doon, nga, sa pagiging makadres, dahil doon sa mga aswang, ganyan, natututo tayo magdasal. Tama, diba? Na sabi natin, pag may ganyan gabi, kailangan natin magdasal. Kailangan natin mga matatanda, di ba? Para dumaalis yung mga sa espiritu. Parang kumbaga sinasabi mo na. Parang tinatakot nila tayo para magdasal tayo. Oh, yung mga ganyan, lalo na sa probinsya. Kasi yung mga kapataan ngayon, hindi na marunong magdasal. Hindi na marunong magdasal. Ang mga ama namin, hindi nga nila alam yun. Bata ngayon, hindi nila alam. Puro cellphone lang sila, digital. Tapos pag kung ma-depress, mabasa ko na rin ng Bible verse, hindi naman talaga nila alam. Tapos mag-ranta tayo dito. So yan, going back, punta naman tayo sa value system natin. Yun yung, paano nga ba tayo, ano ba yung value natin mga Pilipino? Pinaka-value natin. Yun yung pagmamalo. Isa sa mga respeto natin. Pagsasabi ng po at popo. One time ba meron kang nagawa nga? Mali dun sa value natin.
palagi. Lagi? Hindi naman, parang hindi ko sadya. Ano? Kasi minsan pag pupunta ko ng probinsya na, may mga matatanda doon na kahit hindi ko malala. Hindi ko sila pinapandig. Hindi pa. Kaya ka lang ako. Sa, ano, yun nga, pati rin doon sa ano, may mga ganyan talaga yung sa, dahil nga sa ano, panahon din ngayon, mawawala na rin yun. Even us, na generation na yun, nakakalimot na rin. Kasi nga, maraming intuition ng ibang tao. Mawawala sa isip natin, intuition ng internet, ganyan, yung dog. Mawawala sa isip natin yung ganun. Ako nga rin minsan, pag may mga matatanda, nakakalimutan ko na magmano. Kahit hindi mo kilala. Kailangan, ito yun ha, kailangan natin magmano sa mga matatanda kahit hindi natin kilala. It's so, it shows respect to them. Kahit gantong edad, ay nilirespeto pa rin kami kasi sa parang ngayon yun, di ba, matanda. Ay, matanda, ganyan, kadiri, walang kwenta na yun, ganyan. Yung mga ganun talagang tao, honestly. So, next is, matatanda ko. Yun yung ano, ayun, yung mga bayanihan, yung pagtutulungan natin sa isa't isa. Isa rin sa value natin mga Pilipino, yung bayanihan. Lalo na dun sa room natin, turun ng mga estudyante, especially in college, tulungan, bayanihan. Walang iwanan. Dapat kailangan. O, dapat. Di ba kasi, mga Pilipino tayo, kailangan natin. Pasunong gano'n. Siyempre yan, pati sa skwela dapat, no? Duga-duga. So, ayan. Next is yung utang na loob. Ikaw ba, man? Nagka-utang na loob ka na ba? Marami na rin, ha? Oo, honestly. Marami akong utang na loob kila Abby. Kila Ken. Kila Jude. Lahat. Kasi, honestly, parang nyari pa ako, ha? Kaya napunta ako Mandaluyong. Hindi ko alam yung culture nila. Hindi ko alam yung pinagagawa nila dito. Kasi ako, laking parang nyari. Iba rin yung pakikitungo ko sa mga taga-paranya. Iba rin yung magiging pakikitungo ko sa Mandaluyong. Diba? So yun, akala ko nung una makakulture siya ako sa Andrei. Diba? Pero yun, kalaunan, di ba naging tropa na nga kami, naging close na nga kami. So yun, meron akong utang na loob sa kanila kasi in a way na, ano yun, yung pakikipagkaibigan nila sa akin, di ba? Parang, alam mo yung thing na, matagal na ako naging kaibigan nila. Ganun yung pakikitungo nila sa akin. So tayo, meron na rin tayong pakikitungo ng ganun sa ating mga kapwa Pilipino. Which is magbibigay sa atin ng utang na loob. Pag meron tayong hiningin bagay para sa kanila o meron silang hiningin bagay para sa atin. At kapag hindi natin yung nabibigay sa atin, hindi natin yung na-repay, hindi natin nabalik, ang tawag doon sa'yo ay walang utang na loob. Sabi ka naman, walang utang na loob. Siyempre, mga nakatanggap. Pero, ang utang na loob ay hindi mabuo, walang kahit isama sa atin. Tama. Tama yun. Tama yun. Sila pinyari. Kailangan mong makisama sa mga tao na kahit hindi mo malalang. At lagi kasama mo malalang. Kasamahan mo sila. Kahit na, minsan nakakasama kasi. Ito pa rin, yung mga ganun talagang times. Especially tayo mga Pilipino. Isa tayo sa mga flexible na tao. Magaling tayong makisama. Diba? Tulad yung sinabi ko kanina. Pag magaling kang makisama, marami ka pa yung kaibigan agad. Ako lang talagang mag-isa dito sa ano, Mandaluyong ngayon na kaling pamparan namin. Eh, halos lahat ng kaklase namin. Nakakausap ko, Endol. Kaya ganun. Diba? Meron kang dati, marunong ka makisama para hindi yung paggula ka kasama, yung masamang tingin nila rin. Lalo na sa parang ngayon sa social media, yung mga judger ganyan, sinasabi niya yun ngayon. Diba? So, yun. Doon nga, katulad na rin sinabi natin, yung pakikisama na sa amin na rin yun. Yun yung attitude natin, ha? Diba? Tsaka, kung may kisama ka, hindi lahat ng natin ginagawa mo. Lahat ng, kanyari, sa isang tao, okay lang ang ginagawa mo. Sa iba, siyempre diba, pangit. Pangit. Kasi nga, diba? Kailangan ng hiya. Oo, kailangan rin ng hiya. Kailangan ka rin dapat may hiya minsan kasi, ano, iba yung, katulad nga sinabi ko kanina, iba yung pakikitungo ko doon sa mga taga-paranyari. Kasi sa pagiging pakikitungo sa mga Mandaluyong. Kasi hindi ko alam kulturo nila. Kaya, sasabihan nila ako ng ganito, bagay, mga ganyan. Tatanungin nila ako ng ganyan. Siyempre, kailangan ko, minsan, magkakaroon naman tayo ng hiya. Diba? Kanyari, ay, Tol, sige, sa'yo na to, ganyan. Eh, sa amin, parang ang dating nun, iba. Sa amin, nangyari, ganyan. Siyempre, gusto niyan. Yung ganung salita, parang akala nila, masama pagdating sa'yo. O kaya masama pagdating sa kanila. Iba rin yung pakikitungo. Kaya dapat, ayusin mo lang rin yung pagkakaroon ng hiya mo o respeto mo dun sa iba. Diba? So, yun. Ay, mga pala, ilang oras na tayo nandito? Diba? So, yung mga iba, ano? Ay, sakto tapos na rin. Diba? Mabilis naman tapos. Di ba talaga makakang yun yung oras? So, ayun. So, that is it guys for this video. Goodbye, TV45. Goodbye, TV45. Thanks you for watching. See you guys later.